harvest tayo. Ito yung ready na. Ang cute ko pala sa malayuan. Parang ako yung natuto. Mukha akong bata daw. Pinakita ko kasi. Mukha daw akong bata na nangunguha ng ano, talbos ng kamote. Sige. Sige, Joby, harvest ka lang. Habang wala pa yung ahas. At guys, yung ahas. Bahay ng ahas. Napapansin nyo yung baa, yung yellow na flowers. Sa likod dyan. Yan. Dyan lang yung ahas nang gagaling palagi. So, mas madalas siya lumalabas around 11 noon time na. 11 to 2. So, yun yung time na walang tao dito sa likuran. So, marunong yung ahas makichempo. Hanggang alas 2, yun yung oras ng labas nila. Kaya, si Joby ay nag-harvest ng maaga. Hello guys! Welcome to our channel. And, ano bang abang nangyari me and ma? Kasi kami yung, siya pala yung pasyente na ako ay nag-sideline din as pasyente. Pero, yung sa akin naman kasi, kagagawan ko. Although, sabi ng asawa ko, baka na-viral flu ako kasi nga, nag-chill ako. Para siyang trangkaso na all night, parang nilalamig, tapos pagpapawisan, tapos lalamigin uli. So, ganun na nangyari. Pero, one night lang naman yun. Pagpasensya nyo yung background ko, ang dami na rin. Dami pala lang, mga nakatagong kayamanan ni Ma. Speaking of Ma, ano nga bang nangyari kay Ma? Dito kasi yun, from Polo Forest, yung nag-out of town kami ng two days talaga yun. Naki-sleepover kasi kami dun sa isang Pilipina. Although wala nang vlog doon. Si Ma, pagdating ko yung unang ubo, a simple cough na napabayaan, and nilalagyan ko lang siya ng ano, parang tinatake ko lang siya ng turmeric and honey kasi nga cough lang naman, hindi naman siya nilalagnat, hindi siya sinisipon from the food kasi nga may mga naiwan na sweets, yung mga giveaways from the certain companies, yung mga friends ng kaibigan ng asawa ko. Namimigay sila ng set varieties of sweets dito sa bahay. Tapos, si Ma kain ng kain. And that's full of ghee. And ghee can cause also cough. Plus the sugar. Kaya ang nangyari, lumala yung ubo. Kasi hindi ko alam na yung turmeric and honey na binibigay ko, tinatapon pala niya. So, nahuli lang siya after 2 days na binibigyan ko. Akala ko, matino-matino yung binibigyan ko. Yun pala, tinatapon. Parang bata. Pag hindi binantayan, tinatapon. Dumating na yung point na hindi na siya kumakain at hindi siya umiinom. Siguro kung iniisip nyo, bakit hindi dinala sa doktor agad? With Ma's condition, 93 years old. Medyo alanganin yung hospital kasi hindi siya sanay sa hospital. And kung hindi natin, hindi nyo alam na yung depression can cause more at death than the sickness. So, yun talaga ang nakakamatay, yung mga depression. Yun talaga ang main source of death, hindi yung sakit. Kaya minsan yung corona, sanay naman kasi tayo ng mga Asians is with connected with family. Kaya nung nagkasakit, parang ang daming namatay kasi nga nadidepress. Baka kasi nagiging alone sila. But at the same time, yung kay Ma, sanay siya sa bahay. So we, meron namang doktor, meron kami family doctor. So we contacted him, yung asawa ko yung pumupunta doon and me as a caregiver, hindi naman ako professional caregiver, pero may experience naman ako. Tsaka yung asawa ko, for 7 years, nga nag-aalaga kami ng matanda. So, meron kaming style na reverse psychology. Na habang hindi siya kumakain at umiinom, sinabi na ng asawa ko sa kanya, mamamatay ka na. Kasi, hindi na nga siya kumikin. Daldal siya ng daldal.
parang hindi niya alam kung anong ginagawa niya. Basta, may mga pinagsasabi siya on her bed. Tapos, ayaw nga niyang kumain. Oh, that time, we are planning already. Sabi ko sa asawa ko, punta na ng doktor. And yung kakilala talaga, yung family doctor nga, binigay nga siya ng gamot. At the same time, sabi ko sa asawa ko, pumunta siya ng pharmacy for glucose kasi sa ospital, pag mga ganyan, dinedextrose and they're putting sodium and glucose. So, for her na hindi natin siya madala sa ospital, glucose. So, I will show you what really I give to mga. Ito yung glucose na will give instant energy. So, after a day, na siguro nakatatlong baso lang siya nito, kinabukasan bangon siya kaagad. And meron ding herbal medicine si Rajvi nung palagi siya nagkakasakit. Ito yung for immunity. Merong kalahating bote si Rajvi na hindi niya nainom kasi nga ayaw nga niya ng lasa. And so, yan yung inubos ni Ma. Tapos, yung about food, siguro alam nyo na Indian food is always with oil and spices. Ang ginagawa kasi ayaw niya nung sabaw na ginawa ko. May ginawa kong sinigang ayaw niya. Meron silang gas, like lugaw. Pali, dinikdik parang am style yung pang baby. Yung hinugasan yung bigas, tapos dinikdik, tapos meron lang siyang cumin seeds with chili. So, yun lang ang salt. Tapos, iboboil, tapos pupunta ng lalagyan ng buttermilk. So, yun yung food niya for 2 days. And, gumagawa ako ng marami kasi nga, favorite din ito ni Raj V at ng asawa ko. Another thing I prepare for her kasi nga, wala na siyang ngipin. This food I learned in Israel, the kumpot. You have to boil the apples and then with dried grapes, with water, sugar, and vanilla. Sa Israel kasi meron silang pakete na vanilla and sugar together. So, they're putting it. Dito wala kasi. So, I may put sugar na lang. Tapos, yun yung food niya for 2 days. And, November 1, November 2. November 3, she's okay now. Nakikipag-away na siya. Back to track kami. Nag-aasaran. And, ngayon ay titingnan ko kung kakain pa ba siya ng sabaw. Nagre-reklamo na siya kasi panay daw ang bigay ko ng pagkain, mga ganito ganun. Hindi na daw niya kaya kung kainin ng oras-oras may pagkain. Actually, ang binibigay ko lang naman sa kanya yung juice at saka yung kumpot. Siguro dahil sa more parehong sweets na yung glucose, hindi na niya. So, ubos na yung glucose C and I'm waiting for the glucon D. Kaya yun na. So, yun yung me and Ma. Dapat kasi alis kami ngayon. So, na-cancel yung invitation ng kasal kahapon. Hindi rin ako umattend dahil nga ako yung nag-caregiver ko, Ma. Tapos, pinilit nga nila akong pumunta ngayon with my in-laws. Sabi ko, hindi pwede kasi nga si Ma maiiwan sa bahay mag-isa. Pero hindi naman lang talaga kami ni Ma ang naiwan dito, alam niyo ba? Yung asawa ko nagpaiwan din. So, bali, tatlo kami. Siya yung magluluto mamaya-maya. kasi nga, nung morning, kinonfirm ng binan ko na pupunta din siya. Tapos, the first question is, ano nga ba daw yung kakainin ko? Paano yung, sabi niya, how about your food? Sabi ko, wala namang problema sa akin. O, diba? 8 years na ako dito, guys. Parang, baby pa rin. Sinasabi pa rin. Paano yung pagkain mo? Sanay kasi sila, diba? They're preparing food for me. Sideline lang ako. Pero, ando doon naman. Diyan yung asawa ko. Tsaka, nakakapagluto naman ako. Kalaw. So, guys, yun lang ang update ko sa health namin. Ako ay okay. Wala akong flu. Yun nga, kailangan ko lang i-exercise yun dito ko kasi nga, yun yung masakit dahil 4 feet yung tank na inakit ko na hindi ko na kayang lumabas.
And Ma is on the track already. Nag-aasara na kami. Nagsisigawan na kami. Yun yung part of our daily daily activities dito na nag-aasaran. O it means, tapos, tumawag na rin yung anak niya. Sabi ko, good timing na tumawag siya kasi okay na si Ma. Hindi naman niya alam na may sakit yung anak, yung nanay niya. O wala akong sinabihan dun sa mga anak niya. Wala akong sinabihan na may sakit yung matanda. So, no one will get worried in this holiday pa rin sa Gujarat. Still, we are waiting for the Dev Diwali. So, for Mickey, siguro sa mga next upload, mag-Dev Diwali tayo. Titingnan natin kung anong mangyayari. After that, back to farm na. So, guys, thank you for watching. Nothing to worry. And we are really okay. Ma is okay kicking. Maya-maya, makikita yun na yun kung ano-ano nang pinagagawa yun. Baka makita ko na naman yung naghakot na naman ng kahoy. So, thank you for watching. Wala talagang tao dito sa bahay. Ako lang mag-isa. At si Ma nandoon. Yeah. So, thank you for watching. Thank you for supporting the Gojalati Vlogs. Till the next time!